Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back po sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga loyal viewers natin na lagi po nag-aabang ng mga videos in uploads po natin dito sa YouTube. Maraming salamat po sa full support po natin, especially po sa mga kababayan po nating OFW na mga nagla-like, nagko-comment and din nagsishare. And then ito nga po yung pag-uusapan natin ngayong mabunga po ng pagsisikap ng kababayan po natin from Don Mariano Marcos, Bayombong, Nueva Vizcaya. And then binigay nga po lahat ng details nito para pagkopyahan naman po natin or bagawin po natin basihan nito para sa ating dream house balang araw. Ito nga po yung bahay na pag-uusapan natin ngayon. Nakitang-kita naman po natin, modernong-moderno po yan. So yan po yung mga usong-usong ngayon, lalong-lalo na po yung kanyang roofing. So dyan po sa kanyang roofing, gumamit nga po sila dyan ng streamline type roofing na talaga naman po makakatipid po tayo. So ito po pala ay may sukat na 6x12 meters, or katumbas po yan ng 72 square meters na meron dalawang kwarto, 1 toilet with bath, living area, dining area, kusina, and then meron nga din po silang pinagawang garahe nila dyan sa harap. Ito naman po yung lote or area na pagpapatayuan nga po nila ng kanilang bahay. So kung mapapansin po natin, hindi po siya pantay-pantay or hindi nga po siya patag. So medyo malaki-laki po yung magagastos nila dyan dahil ipapantay po nila yan yung flooring niya sa kalsada. So kung mapapansin din po natin, talagang medyo malalim po yan. And then especially po pag kukuhanan nyo talaga ito ng idea, lalong-lalo na po kung yung mga area po natin is kagaya po nito, kung magkano nga ba yung magagastos po lalong-lalo na sa Panambak. So ito pong lote nila is may sukat po pala na 90 square meters. And then itong bahay na pag-uusapan natin ngayon is matatagpuan sa Don Mariano Marcos, Bayombong, Nueva Vizcaya. Bago po natin pag-usapan lahat po ng details nito na binigay nga po ng owner, so yan nga po pala si Sir Noel Sabella Santos and then yung kanyang mapapangasawa or yung kanyang future wife. So yan nga po, nagtrabaho po si Sir noon sa isang Save More bilang isang stock clerk and then naging crew na naman po siya sa Mang Inasal. And then yung trabaho niya nga po ngayon ay isang crew sa Chokes to Go. So yan nga po, makikita talaga natin na yung mga kababayan po natin na talaga naman po lakas loob nila magpatayo ng bahay na kahit anuman po yung katayuan nila sa buhay, kung anuman po yung kanilang trabaho, maliit man po ito or malaki yung kanilang sinisweldo, talaga naman po saludong-saludo tayo sa kanila na talaga naman po nagsusumikap sila para lamang matupad yung kanilang pinapangarap na bahay. So yan nga po yung kanyang bahay na talaga naman po 5 taon niya pong pinag-ipunan yan bago niya nga po ito maipundar or maipatayo para nga po sa kanyang future wife. Yan guys, kung mapapansin nga po natin na ginamitan pa po nila ito ng backhoe dahil nga po medyo marami-rami yung itatambak dyan sa gagawin po nilang flooring. So yan nga po, dyan sa backhoe free po yan dahil nga po yung kanyang pinsan na may-ari po niyan, doon din po sila kumuha ng panambak na lupa na 500 pesos bawat load. So dyan guys, sa kanilang area na pagpapatayo ng bahay, medyo malalim-lalim po yan. So ang ginawa po nila, dapat nga po nilang ipantay yan sa kalsada dahil alam naman po natin na talaga naman pong pwedeng-pwede itong bahain. So kailangan niyan, mas mataas po talaga yung flooring nito. So sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan ngayon, na kung ganito po yung area ninyo, kapupulutan nyo po ito ng idea or kung magkano nga ba yung magagastos ninyo sa mga ganitong panambak or talaga naman pong gagawin po nating elevated ito para hindi po siya bahain. So dyan nga po nakagastos si Sir dyan ng 100,000 pesos labor and materials para matambakan po lamang yan at gagawin nga po nilang flooring. So yan guys, talagang medyo malaki ang advantage po niyan or disadvantage po pala dahil nga po yung area nila is medyo mababa po siya. So swerte na po yung mga area na pagpapatayo ng kanilang bahay kung medyo mataas siya and then kunting hollow blocks pa lamang, dahil sabi nga po ni Sir dyan, halos lampas tao nga po yung hollow blocks na nilagay dyan para lamang magpantay sa kanyang flooring or sa kalsada. So yan nga po, pag-usapan na po natin lahat ng mga materials na ginamit nila sa kanilang structural. So nabanggit nga po natin kanina na medyo elevated po ito. So nakagamit po sila dyan ng 3,000 pieces mahigit na hollow blocks and then sa kanilang lugar nga po is 9 pesos yung bawat isa. And then sa semento na pan po is nakagamit sila ng 300 plus na bags and then 245 pesos bawat isa. So yan nga po, nakagamit naman sila dyan ng 9mm and 10mm para sa kanilang
steel bars. And then also pala sa mga workers nito or sa mga manggagawa na gumawa po sa kanilang bahay, bali siyam po nakatao yung gumawa dyan. So from the start, dahil alaman po natin sa pagli-layout pa lang, sa paghuhukay medyo marami-rami talaga. And then dun sa finishing na lang, so dalawang tao na lamang na skilled and then tatlong laborer. So sa kanilang lugar guys, dalawang skilled or yung skilled worker nila is 500 to 600 pesos per day. And then sa kanilang laborer naman na 400 pesos per day. So yan guys, pag-usapan naman natin yung about sa kanilang roofing. So dyan nga po sa kanilang roofing, nasabi po natin kanina na modernong-moderno po yung kanyang roofing design. So ang tawag nga po dyan is streamlined type roofing. So mas madali po yung gawin and then less hassle po yan. Siguro mas makakatipid pa po tayo dyan. So dyan po sa kanilang roofing, gumamit nga po sila ng tubular and zipper lanes. And then nakagastos po sila dyan ng 13,000 pesos. And then dyan naman po sa kanilang yero na color roof long span type. And then dyan po pala sa kanilang span drill, nagkakahalaga po yan ng 20,000 pesos yung kanyang materials. And then 5,000 pesos naman para sa kanyang labor. So yun po ay kontrata. And then nakikita po natin na nakapagpa-install na rin po sila ng kanilang tiles. And then ang ginamit halos po dyan na sukat is 60 by 60 centimeters. And then gumastos po sila dyan ng 23,000 pesos. Dun pa lamang po yan sa kanyang materials, hindi po kasama ang labor. And then dyan po sa kanyang ceiling, gumastos naman po sila ng 25,000 pesos. Ang ginamit po dyan is plywood. So yan nga po, mag-enjoy lamang tayo dyan sa panonood para makita naman po natin yung labas at loob nito. So na-request ko po talaga yun sa owner para makita nga po natin yung design nito, lalo-lalo na po sa loob. So dyan nga po pala sa kanilang bintana na kanilang sliding windows, analog tinted po yung ginamit dyan na 23,000 pesos yung kanilang nagastos. And then dyan po sa kanilang front door, 7,200 pesos. Kasama naman yung screen door na 6,500 pesos. And then dun sa kanilang room door na made of plywood lamang. And then sa kanilang back door na steel door, ordinary po yun, 4,000 pesos. Dyan po pala sa kanilang electrical wirings and supplies, gumastos si sir ng 7,800 pesos. And then yung kanilang laborer na 500 pesos, arawan po yung pagpapagawa niya dyan. And then yan nga po, patapusin po natin yung video para malaman din po natin kung magkano nga ba yung total na nagastos sa kanilang bahay. Habang nag-enjoy nga po tayo dyan sa panonood, gusto ko lang po pala kayong i-remind about po sa mga kumukuha po ng floor plan natin. Message lang po kayo sa Facebook page po natin, like and follow po natin yung Day Explorer sa Facebook. So ibig sabihin guys, kung hindi ko po yun nasin, ibig sabihin meron pong mas nauna sa atin. So marami-rami po yung kumukuha ng floor plan doon. Ang mas easy way po para mas makakuha po tayo na mas mabilis, lalong-lalo na sa mga nauna po sa atin, screenshot po natin yung bahay na gusto po natin kunin yung floor plan. So ibig sabihin kung wala pong floor plan doon po sa na-picture natin bahay, ibig sabihin hindi po binigay ng owner yan. So yung binibigay lamang po natin dito para magkaroon po kayo ng idea, para makatulong naman po ako sa inyo, is yun lamang po mayroong floor plan na binigay po ng owner. So like and follow po natin sa Facebook page po natin yung Day Explorer. Yan nga po, at napanood naman po natin yung full video house tour ng kanilang bahay. Kung ano po yung meron dyan, yan pa lamang po yung mababanggit nga po natin presyo dyan. Hindi po pala kasama yung mga gamit dyan. And then nakikita naman po natin kulang pa po yan sa pintura and then kunting retouch pa po yan. So ang total po na nagastos nila dyan is umabot po ng 600 plus mahigit or 600,000 mahigit. Labor and materials na po yun. So nasabi po natin kanina, doon pa lamang po sa panambak, doon po sa labor and materials noon, para medyo may taas po nila or may elevated nga po nila, gumastos si sir ng 100,000 pesos mahigit. So kung talagang hindi siya elevated sana guys, aabot lamang talaga ito ng 500,000
peso. So meron na siyang tiles, meron na siyang ceiling. So kunting pintura na lamang yan, and then retouch, and then napakaganda na po ng resulta nito. So yan guys, dito na nga po magtatapos yung ating video. Sana nakapulutan po natin ito ng idea at maging inspirasyon po natin yung may-ari po nito, na kung kaya po nila, kayang-kaya din po natin. So sana nakapag-subscribe din po tayo, nakapag-like, nakapag-comment. And then maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon at sinamahan nyo naman po ako sa panibago po nating upload. So yan guys, maraming salamat po sa lahat, and then ingat po tayo. God bless all.